Hello guys, andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo ha. Bali, ang i-share ko na naman ngayon guys sa inyo ay tungkol ito guys sa sumbalik. Ha, sumbalik guys ha. Bali, ano pa guys ang pinanggalingan nito, malayo pa guys ang pinanggalingan nito, sa Bisaya pa ito guys nanggaling. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ang sumbalik na to guys, sa mga nagtatanong sa akin ha, sa mga nagtatanong sa akin kung para saan ang sumbalik na yan. Yan guys, bali, guys, ang sumbalik na to guys, kaya tinatawag siya guys na sumbalik. Kasi, kumbaga, halimbawa lang, kunyari lang may magsalita sa'yo ng hindi maganda, mamatay ka sana, matumba ka sana, maaksidente ang sasakyan mo. O kahit na ano pa yan guys, na mga maldisyon, ha, maldisyon sa'yo ng isang tao, ng mga tao na may inggit sa'yo o kahit na may galit sa'yo, lahat yan guys na bibitawan nila na salita na hindi maganda, na mga negatibo, yan guys ay babalik sa kanila. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya kumbaga sumbalik, parang binato sa'yo ang bula, ngayon ito ay babalik sa kanya. Yan guys ang ibig kong sabihin, kumbaga babalik sa kanya. Ngayon, kapag binato ka ng masasamang salita, mga hindi magandang salita, yan guys ay babalik sa kanila. Kanya, yan guys ang ibig kong sabihin. Yan ang bertod ng sumbalik. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos bali guys, meron akong kakilala dito guys. Ha, hindi ko nababanggitin yung pangalan mo sis. Bali guys, gumamit siya ng sumbalik ha. Kumbaga, nagbigay siya sa akin ng testimony tungkol guys sa sumbalik na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Alam nyo ba kung ano ang nangyari sa kanya nung may hawak na siyang sumbalik? Ha, dahil guys, alam nyo sa totoo lang, marami ang mga naiinggit sa kanya na nakapaligid sa kanya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Marami dahil ano siya guys eh, kumbaga may business siya, may business na kumbaga na beauty products guys yung negosyo niya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ano din siya, kumbaga talagang kaiinggitan siya guys ng tao. Yan guys, kasi masipag din siya na tao. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya hindi maiwasan talaga guys yung mga tao na kaiinggitan ka dahil sa kung ano-ano na malamangan mo lang ng konti yung tao. Ang kapwa mo, kaibigan mo, kakilala mo, o kahit nakamag-anak mo pa, malamangan mo lang ng konti, sila guys ay naiinggit na at magsasalita na lang kung ano-ano guys. Sa kaya mahirap guys, yung mga ganyan na mga tao na mga nakapaligid sa atin na mga negative. Ha, hindi maganda guys yung negative, alam nyo sa totoo lang ha. Kumbaga isisingit ko muna ito bago ako magbibigay ng testimony tungkol sa sumbalik na to. Alam nyo guys, sa totoo lang ha, yung mga may ugali dyan guys na mga mahilig sa inggit. Inggit ha, yung bang hindi ka kontento sa buhay mo, yung ganun guys ha. Hindi yan maganda guys. Imbis na siswertihin ka or magiging malapit sa'yo ang blessings kapag ikaw ay mahilig, mainggit sa kapwa. Hindi ko naman sinasabi guys na bawal mainggit. Alisin na lang natin yan sa katawan natin yan dahil guys yan ay negatibo na ugali. Kumbaga malayo sa iyo ang blessings yan guys dahil kumbaga may ugali ka na ganyan, inggit, tapos ngayon magsasalita ka ng hindi maganda sa kapwa. Ay yan si ano ganito ganyan yan guys ha, kung ano-anong binibitawan ng mga words na hindi maganda, hindi yan maganda. Huwag niyo na lang ibuka ang bibig niyo ha, kasi pwedeng bumalik yan sa inyo. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kasi negatibo yan eh. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga, ako alam nyo sa totoo lang, kahit na kapatid ko pa o kahit na sino pa yan, kaibigan ko o kahit na sino pa, kapag negatibo yan na ugali, kapag nakikitaan ko guys na may negatibo na ugali na pinapakita sa akin, talagang guys, umiiwas talaga ako guys. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kaya hindi maganda yung may mga inggit sa kapwa ha. Kumbaga alam nyo sa totoo lang, naranasan ko din naman guys sa buhay yung down na down talaga ako guys ha. Marami ang mga tao na nakapaligid sa akin na kumbaga talagang maaayos ang buhay nila kumpara sa akin. Lalo na nung hindi ko pa guys pinapasok ang spiritual, talagang down na down talaga ako.
talagang yan ang sinabi ko sa inyo, hindi ko kinahiya sa inyo, na isang bisis lang kumain, guys, sa isang araw. Kumbaga, tinapay na lang, guys, kumbaga tinapay lang, naka-ano lang ako, guys, sa tinapay. Pananghalian lang, guys, yung kakain ako ng kanin at ulam. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, pero hapunan na, guys, wala akong hapunan yan, guys. Hindi ako naghahapunan, magme-merienda na lang ako, guys, niya, ng tinapay at kape. Yan, guys, sawang-sawa ako nun, guys, sa kape. Sabihin ko yan sa inyo. Lalo na yung mga 3-in-1 na minsan, pag iniinom ko, halos masuka-suka na talaga ako, guys. Dahil sawang-sawa na talaga ako, guys, sa lasa. Almusal mo, kape tinapay, o hapunan mo, kape tinapay. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Pero never, guys, na mainggit ako sa kapwa ko. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha? Kaya alisin nyo sa puso nyo, guys, sa isip nyo yung inggit. Para bang makuntento kayo, guys, ha? Kung ano mang ibinigay sa inyo ni God, ha? Makuntento tayo sa ganun. Yan, guys, dahil mas pagpapalain ka kapag, ano, guys, kapag kumbaga walang inggit sa puso mo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ayan, sinama ko na yung inggit na yan. Dahil kasama yan, guys, sa vlog ko, guys, na sumbalik, ha. Sumbalik, ha. Dahil nga doon sa nagbigay sa akin ng testimony. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Na kumbaga ito, guys, ay kinaiinggitan siya. Marami, guys, ang naiinggit sa kanya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, guys. Marami ang naiinggit sa kanya dahil sa business niya. Yan, guys. Tapos ngayon sa kabuhayan niya, yan, guys, sa itsura niya, yan, guys, kasi ano din siya, guys, yan yung sinasabi niya na marami ang naiinggit sa kanya kasi kumbaga talagang ang kutis niya is talagang kumbaga ano, tapos maayos pang hanap buhay, yan, kumbaga kutis mayaman, yan, guys, ang ibig kong sabihin. Nagbigay siya sa akin ng testimony, guys, tungkol sa paggamit niya ng sumbalik. Kasi ito, guys, ay nakisuyo siya sa akin ng sa sumbalik, guys. Tapos alam niyo sa totoo lang, nung wala pa, guys, siya ng hawak na sumbalik is para daw lagi siyang nasusuka, guys, ha. Medyo lagi siyang para bang hindi maganda lagi ang pakiramdam niya. Sa madaling salita, mainitin lagi, guys, ang ulo niya. Mainitin lagi, guys, ang ulo niya. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Tapos ngayon, guys, alam nyo ba, nung mahawakan na niya ang sumbalik, ha, bago siya nakisuyo sa akin, guys, ng sumbalik na yun, alam nyo, maraming ano, na parabang ayaw makarating sa kanya ng sumbalik, parabang may mga hadlang lagi, guys. Yun pala, may gumagawa sa kanya ng hindi maganda. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kaya yan ang sinasabi ko, maglagay kayo ng protection sa katawan nyo. Ngayon, guys, is sabi niya, Ma'am Askim, nasusuka ako. Nasusuka ako, para bang ang sama ng ano, ang sama, nasusuka. Sabi ko, hindi naman siya buntis, guys. Yan ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, isuka mo yan, ilabas mo yan sa bibig mo, ha? Kung ano, pilitin mo na mailabas yan sa bibig mo. Dahil mula, guys, nang humawak siya ng sumbalik, para bang yung mga negatibo na naipasok sa loob ng katawan niya, ha? Kung ano-ano man yan, guys, na mga palipad hangin, kahit na ano pa yan, guys, na mga maldition or what, yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ano, guys, kumbaga, nandoon sa loob yun ng sikmura niya. Tapos ngayon, sabi ko, isuka mo lang, ipilit mo na maisuka mo. Tapos ngayon, guys, alam nyo ba, nang maisuka niya yun, ha, nang maisuka niya yun, guys, is ang haba, guys, hindi naman aswang yun, guys, ha. Ang haba, talagang ang laway niya, guys, ay halos hindi daw maputol. Hindi maputol, guys, na talagang inano niya, inailabas niya yun, guys, sa ano niya, sa katawan niya. Tapos ngayon, kaya napakaganda, guys, ng sumbalik. Tapos ngayon, guys, ano pa ang nangyari, ha? Nung ano, guys, nung nailabas niya na yun, ha, medyo gumaan na, guys, ang pakiramdam niya. Yan, guys, kaya grabe ang pasalamat niya, guys, sa sumbalik na to dahil malaki talaga, guys, ang naitulong niya, naitulong nito sa kanya. May mga ano din siya, guys, na mga hawak na kung ano-ano pang mga mutya, yan, guys. Tapos eto pa, guys, kumbaga gano'n na ang nangyari, ano, naging okay siya. Tapos may mga pagbabago na sa ugali niya na yung dating mainitin ang ulo, kahit papano, guys, is medyo naging okay na siya, naging kalma-kalma kahit asawa daw niya ay napansin yung pagbabago. Pagbabago, guys, ha? Pagbabago sa
ugali niya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Maganda guys ang sumbalik. Talagang ano, talagang, kaya sabi niya sa akin, Ma'am Askim, napakaganda pala ng spiritual. Yan guys, ha. Ng spiritual dahil talagang kumbaga malaki guys yung pagbabago ng buhay niya guys na kumbaga na nagkumawak siya ng mga kung ano-anong mga pampaswerte, protection, kahit hanap buhay niya guys, alam nyo kahit hanap buhay niya ay medyo gumaan guys, kumbaga marami daw siya laging customer, yan guys, kumbaga talagang protection at swerte ang dala sa kanya ng mga pinakisuyo niya sa akin. Yan guys, kasi maganda guys yung marami. Kasi pag nag-join force, yan guys, mas maganda. Yan guys, kagaya ko talagang alam yung bag ko, may mga pampaswerte, katawan ko, yan guys, pampaswerte, protection, loob ng bahay ko guys, marami akong pampaswerte. Yan lang guys, sa medyo maingay guys, kasi umulan na. Yan lang guys, thank you sa mga subscribers ko. I love you all. Askim Julie Lianto, yung Facebook ko ha, yung mga naghahanap sa akin ha. Kung ano yung pangalan ko dito guys sa YouTube, yun din guys yung pangalan ko sa Facebook. Yan lang guys. Thank you guys.